Nadoble na ang capital ko sa forex trading account ko na automatic nagtitrade sa forex gamit ang 214 KEA. Dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung track record or my FX book ng forex trading account ko. Ipapakita ko sa inyo dahil kumita na tayo ng 100% plus. So, papakita ko sa inyo lahat ng detalye, magkano yung kinikita per month, ilang percent per month. Ipapakita ko sa inyo lahat dito sa video na ito. Okay, 1 year ago, bumili ako ng EA dito sa MQL5. At ito yung Northeast Way EA. Ang presyo niya dati ay 214,000 pesos. Kaya tinawag itong 214K EA. Pero yung presyo niya ngayon ay nagmahal na siya, 12,483 na. So nasa mga 600 to 700,000 pesos na. So mahal yung EA na ito kasi yung record niya naman, ito yung dating record niya. Ito 3 years na every month may profit. So, consistent, profitable every month. At makita natin yan. Kumikita ng 298% in 1 year, 152%, 186%. Kaya binili ko itong EA. Pagkabili ko, ininstall ko ang MT4 dito sa BPS at sinet up ko dito ang EA. At ito na yung EA. At automatic na siyang nagtitrade. 24 hours, Monday to Friday, automatic na siya. Ito yung mga trading history niya. Yan. Ang dami niya nang nagawang trade sa loob ng isang taon. So, ito yung una kong account na ininstallan ko ng EA. So, meron pa akong apat na account pero hindi pa nagdoble yung capital ko. Kaya ito muna yung pinapakita ko sa inyo. Okay, so balik tayo dito sa MyFX book. Ito, 214K EA, Pathway 1250 Ultra Low. So, ilagay ko rin yung link dito sa baba sa video description para matingnan nyo or ma-check nyo kung gusto nyo i-check yung track record ng account ko na ito. Okay, so dito tayo, makita natin, nag-gain na tayo ng 111.87%. So, yung daily, ibig sabihin, parang average daily percent na kinikita natin sa loob ng 1 year mahigit ay 0.17%. So, yung monthly average na kinikita natin ay 5.29%. Pero hindi yan pre-parehas na 5%, may 3% lang, may 10%, may 20%, paiba-iba. Pero yung average niya sa loob ng 1 year mahigit ay 5.29%. So, hindi na masama, napakagandang return of investment. Ito naman yung drawdown niya, ang pinakamalaking drawdown ng account ko gamit ang EA ay 31.43%. So, pagka-start kong gamitin itong EA, nag-capital ako dito ng $5,000. Nag-deposit ako ng $10,000 pero minidraw ko rin yung $5,000. So, $5,000 yung starting capital ko. At nakapag-withdraw na rin ako dito ng mga $800 to $900. Kaya ito, makita natin sa total withdrawals, $5,980. So, $980 yung na-withdraw ko yata dito. Yung una kong withdraw. So, isang beses lang ako nag-withdraw dito. So, ito ang total na profit or kinita ko sa buong taon, mahigit na paggamit ko nitong EA. So, nag-profit na tayo ng $4,795.97. $281,763.24. So, next week or next month, bala ko nang withdrawin itong profit para risk-free na capital ko na lang yung natira. At least, na-withdraw natin yung profit. At least, nabawi natin yung capital. Kasi baka bibili tayo ng motor ba o kaya multicab na magagamit dito sa farm kasi nagpa-farm ako dito sa probinsya. Okay? So, scroll down natin sa baba. Makita natin yung history, trade history ay nag-trade siya ng 685 at may tatlong open trades ngayon. So, dito tayo sa monthly analytics para makita ninyo. So, nag-start tayo July 2021. So, hanggang December, 2.46 months noong 2021. So, makita ninyo, merong 3.44%. In 1 month, may 0.72 lang. Ito kasi yung 0.72, nagkaroon ng problema to sa EA. Parang hindi natin na-set up ng maayos na hindi pala nag-work yung EA. Kaya walang profit. Nakapakunti 0.72. Kung nag-work yun na maayos, mga 3%, mga 5%, mga ginto sana. September, 4.9%. October 8.83, November 2.67, December 4.31. So, paiba-iba yung profit every month. Pero nag-average siya ng 5.29% every month. So, ngayong 2022, so ito naman yung monthly analytics. January, nagkaroon ulit tayo ng problema sa EA, hindi nag-work. Hindi gumana yung EA kasi naset ko pala yung
15 days na vacation ng EA na hindi siya nagtitrade. So February nag 2.95%, nung March ito yung highest record natin, nag-profit tayo ng 20.76% in one month. Tapos ito na, tuloy-tuloy na April, last month nag-profit tayo ng 4.7%. Ngayon September, 2.88%. Ngayon ay September 20 plus na yan, September 23. So malapit na ang katapusan, siguro mga 4 to 5% lang dito. Napakasarap sana kapag laging ganito, 20%, 20.76%. Pero hindi, kasi sa EA, kasi yung owner ng EA nito, yung record niya, 5 years. So ito yung record niya, nag-profit na siya ng 8,529%. Makita natin, since 2018, so 5 years na. At makita natin, meron namang 21, 31, 47, sunod-sunod. Nung nagsimula siya, pero kadalasan na mababa na. Ayan, so kung titingnan natin yung history, statistic, ang monthly growth niya dito sa account na ito ay 4.49%. Yun na talaga yung average. Pero, consistent every month in 5 years. Nag-average lang mga 5%, pero consistent naman. Yun na yung profit mo every month, average. Kesa mag-profit tayo ng 20% every month, or ito, 37%, 31%, 47%, 21%, 50%. Ang lalaki ng profit, pero hindi natin alam next month kung mag-profit na ba. Baka biglang masunog na lahat yung account, yung capital, pati yung profit. Ito kasi 5 years track record, so solid na yung record niya. Ibig sabihin, solid yung strategy ng trader na ito, ng EA na ito, dahil sa loob ng 5 years na yan, so naranasan niya na yung biglang taas or biglang bagsak ng market at na-survive niya yung EA niya, kaya tested na talaga. Pero hindi pa rin natin masasabi, dahil pabago-bago ang market, mataas pa rin ang risk, lalong-lalo na sa forex trading, paggamit ng EA, pwede pa rin malugi yung kapital natin. So kung gusto niyong matry itong EA, kasi mahal na siya ngayon, nasa 600,000 pesos na, siyempre, yung 600,000, capital na yon. Mabigat bilhin. Kaya nagpapakapit trade ako dito sa forex trading account ko. Ito, nagtitrade gamit ang 214k EA. Pwede kayong magkapit trade ng libre dito. So, lahat ng trade ko na sa account ko, sa forex trading account ko na ito, ay automatic ko kopyahin ng account ninyo. Kaya kung mag-profit ako ng 20%, mag-profit din ngayon ng 20%. Same lang tayo ng result, kasi parang kukopyahin nyo lahat ng trades ng account ko. So kahit hindi tayo parehas ng kapital, maliit lang yung kapital ninyo, example, $100 lang, pwede pa rin kasi automatic naman nag-a-adjust ng trade size. So kung malaki yung trade ko, automatic mag-a-adjust na maliit yung trading nyo, ganun yun sa copy trading. So kung gusto nyo mag-copy trade dito sa account ko, punta lang kayo sa www.214kea.net, tapos meron ditong video tutorial. So yun lang ka-trade para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!